Hi guys, hello and welcome back here in my channel. So silaw dun sa may salamin ko. Welcome back here. Good day, magandang hapon or magandang umaga, kung saan man kayong parte ng mundo nanonood. But thank you so much for watching my channel, and I'm here again to share you a story and, you know, some Bible reflection. Maybe some of you hindi niyo napapansin yung story, but I hope may isa sa inyo na nanonood na somehow makatulong ako sa inyo. So let me just ask you a question, guys. Are you in a point of your life wherein parang sinasabi mo sa sarili mo na, oh my gosh, I was bad before, so maybe this is the reason why I'm getting this punishment. God is punishing me because of my sins. Right? So, nasa ganong punto ka ba? Well, you better listen. Alright, you better listen. Because this story na isi-share ko sa inyo, I actually watch it from Magpakailanman. Yes, one of my favorite stars, Kaylin Alcantara. So, she's very good in this, actually, in Magpakailanman segment. Matagal na to, ngayon ko lang siya na masi-share sa inyo. So, this story is all about a young girl. Right, so nag-abroad siya, nagrebelde siya kasi hindi niya matanggap na why I'm the youngest and I need to feed them, I need to feed my family, na ako yung naging breadwinner. So kawai, hello dyan sa mga breadwinner dyan, saka sa mga bunso kagaya ko, diba? So parang sabi niya, bakit? Why me? So nagrebelde siya, she went out with boys, clubbing, and meeting a lot of boys from that country, and of course natutos siya na mauminom, mga ganyan. And then one time nakakilala siya ng isang lalaki, and then hindi niya alam, may nilagay yung lalaki dun sa drink niya. So ladies, be careful sa mga ganun, na so nilagay niya ng pampatulog, and then nalaman na lang niya na rape na siya. Saklap, diba? Pero ang mas masaklap doon, dinimanda niya ng lalaki, pero siya yung nakulong. Siya yung naulong, siya yung na-rape. Grabe naman yun, di ba? Parang, ano bang meron na kasalanan ako? Bakit ako na ayun na-rape? Tapos ako pa yung nakulong? Grabe, siguro kung ikaw yun. Di ba? Tatanungin mo siya, bakit? Bakit? Ako na nga yung naging breadwinner. Ako na yung na-rape. Ako pa yung makukulong. Grabe naman yung God, di ba? Pero, that punishment changed her. Nabago siya nun. How? Kasi nung mga panahon na yon na nasa loob siya ng kulungan, wala siyang matakbuhan kasi ayaw niya ipaalam sa magulang niya. Ang usap niya lang ate niya. Nagwo-worry kasi siya na baka mapano yung nanay niya. So, they kept it as a secret. Pero syempre, ang hirap naman na may problema ka, walang masabihan. So, nilapitan niya si Lord. Una niyang ginawa, pinatawad niya yung sarili niya. So, maybe that is also what you need. You need to forgive yourself. Sometimes kasi we are carrying that grudges, and we thought na sa ibang tao yung grudge na yun eh. Pero actually sa atin, di ba? Hindi natin patawad yung sarili natin. So, first na ginawa niya is, pinatawad niya yung sarili niya. You might wanna try that. Forgive yourself. Lumapit siya ulit kay Lord. Diba sabi ko naman sa inyo, hindi naman temporista si Lord eh. Ilang beses mo man siyang iwanan, talikdan, talikodan, bumalik ka lang sa kanya, tatagapin ka niya ulit. He'll accept you. That's how good God is. And that punishment na inaakala niya dahil sa mga kasamaan na ginawa niya before, because of the clubbing, pagre-rebuild sa magulang. But you know what? That's a way pala, yung punishment na yun, para magampanan niya yung tungkulin niya. Nagbasa siya ng Bible, of course, our holy book. Bumalik siya kay Lord, nagbasa siya nito. Like, I'm always telling you guys, we need to seek wisdom. This is the best book na pwede niyo basahin, to seek wisdom. At meron siya mga kakilala sa loob nung bilibid. Shinier niya yung mga experiences niya. Yung mga nights na nakausap niya si Lord, shinier niya yon. And the good thing is now, isa na siya sa mga ministers
Nag-aral siya ng theology, pinagpatuloy niya yun, nabawalan sala siya, nakabalik na siya ng Pilipinas. She reconciled with her family, asked forgiveness sa parent niya, sa magulang niya. Nag-aral siya mabuti, pinag-aralan niya ang Bible, bumalik siya kay Lord, binigay niya ulit ang buhay niya, and now marami na siyang taong natutulungan, and then she went back dun sa country na pinagtrabaho niya to share, to preach. Diba? I'm not saying na gawin niyo yung ganun, na mag-preach din kayo or whatsoever, diba? But what I'm trying to say is, if you are in your dark times, akala mo punishment yan ni Lord sa'yo. No, maybe that is your stepping stone. Yan lang yung binibigay sa'yo ni Lord na training room. Diba? Meron kasi tayong training room. Tinatrain tayo ng trainer natin. The best trainer in the world, in the whole universe, si Lord. At pagtiwalaan mo lang siya. You just gotta have faith. You just need to trust Him. Kasi His ways are better than our ways. Diba? Sabi nga, sa first book of Thessalonians, chapter 5, verse 17. Sabi doon, pray without ceasing. Ibig sabihin nun, anuman yung mangyari sa'yo, good or bad dyan, huwag kang titigil, just keep on praying. Sabi nga sa akin, isa sa mga mentors ko, if it's hard to pray, then pray harder. That's the time that you need to pray more. Pray harder. Diba? Ito, share ko sa inyo. May mga nangyayari sa buhay natin that we thought it's a punishment, but actually not. There are some bad things happening to us, but akala natin punishment yan, but actually it's not. Remember, may mga bagay talaga sa buhay na kailangang mangyari. It is already destined to happen. Kasi, sino ba author ng buhay natin? Di ba si God? Remember, Papa Jesus, si Lord Jesus, hindi siya mapapako sa krus. Hindi tayo masasalba. Hindi tayo masisave from our sins kung hindi nagbetray si Jude. Di ba? Si Judas. Kundi siya traidor, si Lord Jesus. Hindi magagampanan ni Lord Jesus yung tungkulin niya, yung mission niya to save us from our sins. And from sabi nga kumbaga parang lahat naman tayo, sinabihan naman ni Lord na okay, sasamahan kita sa furnace. Hindi naman sinabi ni Lord na hindi ka mapapasok. Diba? May apo yun eh. Sabi niya, sasamahan kita sa furnace para makalabas ka dyan. Hindi naman niya sinabi na okay, sasamahan kita sa furnace para hindi ka mapasok. Diba? You just need to trust Him, kasi kung nandiyan ka sa punto ng buhay mo na you're in the dark and you think that that the Lord is punishing you, trust Him. Sabi nga, diba? Everything happens, good or bad man yan, for your good. Kasi tinitrain niya tayo for our destiny. He is preparing us for something big. But what if bigay sa'yo ni Lord yung big na yun, but you can't handle that because you're not well prepared for it. Diba? So, guys, you know, I have a story na i-share sa inyo. Let me just take some of your time. A little bit more. Diba? It's a story of a teacup story. Diba? A teacup story. So, there's a couple na nagpunta sa, from Paris. So, social tayo ngayon from Paris. Kaya nga ako naka-coat, diba? So, nagpunta sila ng Paris because it's their anniversary and they went to a shop because they love collecting teacup. Parang collection nila yun. And then, the moment they opened the door, and then they saw yung estante ng mga teacups, nakita agad nila yung isang teacup doon. And sabi ng wife, "Hun, look at this one. This is really beautiful, isn't it?" And then sabi ng husband niya, "Oh yeah, I like it too. Let's see." So they ask the sales lady kung pwede nilang hawakan yun. Then the sales lady hand over the teacup. And to their surprise, sabi ng teacup, "Hold on, wait, let me share my story. Paano ako naging ganito kaganda at kagwapo, o, diba?" So, sabi ng teacup, "I was once a clay. And then, may kumuha sa aking potter. And that potter mold me. Minasamasa niya. And sabi ng clay, arayang sakit. Ano ba ginagawa mo sa akin? Bakit mo ako nilalamutak? Ano mo ginagawa ko? Pinipigyan, nasaktan na ako. Pwede ba bitawan mo na ako?" But the potter
just smiled at the clay and continue on. Pag ganyan, yan, mga ganyan siya ng todo, ganyan pa niya ng todo, tapos humingi siya lang, nag-smirk-smirk pa siya, nakakainis, di ba? Then after that, nilagay siya doon sa may mahulmahan ng clay, yung tinatapakan na gano'n para umikot siya. And then, hinuhulma na siya ngayon na ganyan. And then sabi ng tikap, aray yung sakit, ano yung ginagawa mo? Hilong-hilo na ako, bakit mga pinapaikot ang pinapaikot? I'm dizzy, I'm gonna puke now. Sabi niya ganyan, sobrang nahihilo na ako, stop it, stop it. And then, pong ikot-ikot-ikot siya ganyan, para nakikita niya lang, nakangiti lang din yung pattern sa kanya. Parang walang pakialam, di ba? Tapos, nung matapos na siya ngayon na mamoldehan na ganyan, sabi ganyan, ah, salamat. Bumalik na siya sa kanyang pagkatino, tinigil na niya yung pagpadyak sa pagkakpap sa akin kasi nihihilo na talaga ako. Pero, binuksan lang pala nung potter, yung oven, and then he put the teacup dun sa loob ng oven and then binuksan yung temperature na napakalakas. Tapos sabi ng teacup, ano naman to? Grabe, ang init-init. Ilabas mo nga ako dito. Ano ba yan? Hey, kinakabog na niyang ganyan yung, ano, yung pinto ng oven. Tapos, nakita niya yung lips lang nung potter. Nakangiti lang din, tumalikod na. Tapos, after 1 hour, isang oras siya katok na ganyan. After 1 hour, bumalik yung potter. Sabi niya, oh, come on, thank you so much. Thank you so much. Sabi niya ganyan, bumalik ka na rin sa pagkatinumo. So, kinuha siya nung potter out from the oven. And then, pinagpagpagpag siya. Tapos, so para nakalma-kalma na ngayon yung teacup. Tapos after nun, naramdaman na naman niya, may umaamoy. Ginaganya naman sa katawan niya, parang nakikilty siya, hindi matindihan na naalibadbaran siya sa amoy nung pala pinipinturahan siya nung potter. Sabi, tigil mo na yan, ano ka ba kanina ka pa, nakainis ka na. Parang hindi mo ako naririnig. But the potter keep on painting on him. Pinipaint siya na ganun. And then after nun, sabi niya, ay salamat, sabi niya ganyan. Kulit nito. Pero, laking gulat niya, binalik siya sa may oven. This time, doble yung init na ginawa sa kanya. Sobrang nagmamakaawa na siya. Sabi niya, I'm begging you, please, I'm gonna die. Please, let me out of here. Sabi niya yan. But, the potter just smiled at the teacup. And then, he left. Punta siya sa upuan niya. Opo. Tinitingnan niya lang yung orasan nung oven. Nung nagtingna yung oven, binuksan niya uli. And then, he placed the teacup in front of the mirror. Sabi ng teacup, oh my gosh, is that me? Ang ganda ko, I'm so pretty. Sabi niya, grabe, ang ganda ko. Diba? Sometimes, ganun kasi tayo eh, no? Actually, tayo yung clay. The potter is God. Kadalasan, ganun tayo. Sabi ni God, niligay kita, minolde-molde kita para ma-make sure ko na hindi ka makakalas. Para ma-make sure ko na matibay ka. Nilagay kita doon at sa oven para ma-make sure ko na hindi ka mag-crack-crack. Hindi ka mababasag, hindi ka masisira. Pinunturahan ko, niligyan ko ng kulay yung buhay mo. Binigyan kita ng kulay, kaya kita pinunturahan. Binalik kita ngayon sa apoy para yung pintura, yung painting na nilagay ko sa'yo, matuyo na mabuti at ma-appreciate mo na mas maganda para pag nadapakag muli, hindi ka naiiyak. Kasi trained ka na. Subok na subok ka na. Ganon yun. Pero tayo, minsan, lagi na lang natin iniisip, this is punishment. Pinahirapan tayo ni Lord. Diba? Guys, remember, hindi siya ganon. Everything na nangyayari sa atin has a purpose. Diba? So always, always remember na be thankful, be grateful. When something's happening, parang akala mo punishment yan, isipin mo na lang, you're in a training room. Tinitrain ka ni God for your destiny. Piniprepare ka niya for you to handle your destiny well. And keep on praising Him, lalo na kung nagkakaroon ka ng mga karanasan na sa feeling mo, hindi mo kaya. But in all honesty, naranasan ko rin yan. Naging ganun din ako. Nagtanong din ako, bakit? Pero natutunan ko, na paraan lang pala yan, it is His way for me to find Him. Diba?
So guys, I hope you learned something from this. If meron kayong mga friends na kailangan marinig to, then share it with them. And thank you so much. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Again, that's Mel Reyes Lacra. Good night, good day, peace out.